Monetize ka na ba? We, totoo? Tanungin nga kita? Bakit wala kang jowa? Charot! May join button ka na? Wala bang emoji ang iyong channel? Gusto mo bang lagyan? Kaya, keep on watching dahil ituturo ko sa inyo. Join button ka ba? Kasi gusto kong magbangon sa buhay mo. Mag-start na nga lang tayo. Hello guys, this is Clarence Malait and I am back with another video. So for today's episode ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-edit ng emoji. Ayan guys, kasi nag-try ako mag-search sa YouTube kung paano mag-edit ng mga emoji pero kunti lang po ang nakikita ko kaya gumawa ako ng video. Sana makatulong ito sa inyo. So guys, this is my first time na mag-tutorial kaya pasensya na po kung medyo bulol po tayo kaya bulol po talaga ako guys, ayan. Pero I'll try my best po para ma-explain ko sa inyo ng maayos. Yan, so sana sa sunod ko na video ay hindi na po ako mabubulol, ayan. So, simulan na natin. So, ang app natin gagamitin ngayon guys ay ang PixArt. So, ayan po yung logo ng PixArt. Kung wala ka pa pong application na PixArt ay punta lang po kayo sa Play Store, ayan. Ayan guys, i-search lang po natin yung PixArt. So since na-download ko na po siya ay i-open na lang po natin. At kung hindi nyo pa po na-download, i-click nyo lang po yung nakalagay dyan na install. Ayan, basta kayo na po bahala guys, basta ma-download nyo lang po yung PixArt. So punta tayo sa Google. So ito yung na-search ko kanina, background po natin. At pwede po kayo mag-search dito ng mga picture or mga background na gagamitin po natin mamaya. I-explain ko na lang po kung bakit tayo mag-download ng mga mag-download ng mga picture. Ayan. For example, mag-download tayo ng background, halimbawa ito. Abstract color background. Ayan. Images. Ito guys, na-download ko na po siya. Kanina po, na-download ko. I-long press nyo lang po at may lumabas po. Download image. Yan po yung i-click ninyo para po ma-download. Hanap tayo ng ibang picture. Halimbawa ito po. Yan. Download image. Back lang po natin guys. At i-open po natin yung PixArt na application. Ayan. So ayan guys, kung makikita ninyo, blank po, ayan, may mga picture. So, i-click lang natin yung mga yung plus sign na nasa baba. Ayan. Kung makikita ninyo guys, may nakalagay photos, videos, replays, ganyan, mga collage, kung gusto nyo mag-collage, backgrounds, ayan, gusto nyo, kung gusto nyo gumamit ng mga background, dyan lang po kayo mag-download. Camera, ayan, may mga stickers. So, ang gagawin natin guys, dito tayo sa drawings. Ayan, kung makikita ninyo may install color, create new, at dito tayo, i-click lang po natin yung pick canvas. So ayan, dito tayo sa custom. Ayan, so ang kailangan po na size para po sa ating gagawing emoji ay dapat naka square size po siya. Meaning, same lang po ang size ng length at width. Ayan, ito po yung size na ating gagamitin. 1080 by 1080. Yan, magkaparehas po guys ha. Yan, makulit po yung messenger. Ayan, makulit talaga. Yan, okay lang po natin. As ayan, yan po may arrow. I-click lang po natin yung white background. Pwede nyo po yung i-change. Ito lang po. Yan,
tap nyo lang po yan. At dito may may color. Then mag pumili lang po kayo kung anong color po ang gagamitin ninyo. Yan. Check nyo lang po yung okay. Pero sa akin guys, ay gusto ko po yung white. Yan. I-check lang po natin. Ayan. So, yung tap po ulit natin yung i-click po natin ulit yung arrow. Yan. Edit image. So, ayan guys. So, makikita ninyo may tools, effects, beauty, sticker, cutout, replay, text, add audio. Ayan, kung gusto po natin yung text guys, yung mga emoji na ginagamit, kadalasang ginagamit sa mga live streaming, ayan, sa mga live streamer, lalo na kung ikaw po ay member sa kanyang channel, ay makikita natin na may mga word na MLSO or Mega Love Shoutout, may BG, ayan, may... Okay, for example, harang. Yan. So, kung makikita ninyo guys, di po siya visible. I-change lang po natin yung color. Ayan, may color naman po. Black. Ayan. Para po makita po siya, yan, may arrow po sa gilid. Gawin lang po ninyo ito. Yan. Customize nyo lang po yung size niya. Kayo na po ang bahala guys ha. Basta ang importante malaki po yung word para po makita po siya sa mga viewers ninyo. Ayan. So ayan na guys. At kung gusto nyong i-change yung font, punta lang po kayo sa font, i-click lang po yan. Kayo na po bahala. Pero mas okay to sa akin yung Archivo Black. Yan lang po yung gagamitin ko. So, after nyan, isi-save lang po natin. Check lang po. So, pagkatapos guys, na-check na natin. O yan. Ganyan lang po yung lumabas. I-tap po natin ulit yung add photo. Yan. So, sabi ko, gaya nga ng sinabi ko kanina guys, yung mga na-download natin ng mga picture, yan po yung gagamitin natin para po sa mga size style or color ng ating words or gaya po yan yung harang. Yan. Once na natap nyo yan guys, okay na po yung isa. Kung gusto nyo pong maraming picture, ayan, damihan nyo po, itap nyo lang po ng marami. Click nyo lang po ng marami. Sa taas, may add, ay add po natin, at i-customize lang po natin guys. Palakihin po natin yung picture. Yan. So, kailangan guys na hindi makikita yung word na harang. Ayan. Yan, lakihan lang po natin guys. Yan. Yan, opacity. Para po makikita na. Yan. Tap nyo lang yun guys. Punta kayo dito sa may. Ayan. Dito sa may. Blend. Ayan. Makikita nyo guys, ayan, blend. I-click nyo lang po yan at screen. Yung sa may katabi ng normal at multiply. Yan, tap nyo lang po natin yung screen. So, makikita nyo guys, ayan, nawala po yung whole na picture na ginamit natin pang style sa font natin sa Word. So, tap po natin ulit yung picture or yung picture na nakadikit na po or na mix na sa Word. Ayan. Yan. Kung makikita ninyo opacity na sa 50 lang,
i-fold lang po natin. Kayo na po bahalang mag-adjust. Ayan. So, yan lang po ang gawin ninyo, guys. Ayan. Pwede nyo rin ganyan. Ayan. Basta kayo na po ang bahala. I-check lang natin, guys. I-check. Basta kayo na po ang bahala sa mga style-style. Ayan. Yung may download sign, yung may arrow. Click nyo lang po yan para ma-save. Ayan, na-save na po yan. I-check lang po natin sa gallery or sa album. So, ayun guys, na-save na siya. So, ayun, may harang. Kung gusto nyo na pong i-upload yan doon sa channel ninyo, punta lang po kayo sa Chrome. I-search nyo lang po yung www.youtube. Ayan. Direct na po siya, guys, naka YouTube Studio. Basta sa YouTube Studio po kayo munta. So, kailangan, guys, naka-desktop site siya. Naka-desktop site. Ayan. So, yun, guys, naka-desktop site na siya. Pumunta kayo dito sa may, ayan, may S. Yung may dollar sign, ayan. Click nyo lang po yan, dollar sign. Tap po ulit yung punta po kayo sa memberships. Yan, memberships. At pagkatapos, so ayan, nagpa-member pala si Kuya William. Hello, may ganagalap siya. At ay Kuya William. So ayan guys, dito tayo sa yan, your badges and emoji. Ayan. Tap nyo lang po yung edit. Pagkatapos, kung gusto nyo i-change yung badge ninyo, ayan. Tap nyo lang po yan, guys. Dito, sa my actions. Ayan. At replace image. Kayo na po ang bahala mag-upload. Ayan. Punta po, i-click nyo po ulit yung emoji. Yung sa may badges. Ayan. Emoji. At ayan, tap nyo lang po yung ito, yan, replace emoji. Ayan, gumana na. Yan, harang. Tap po natin at done. Kung makikita ninyo guys, ayan, ganyan na po. Ayan, visible na po siya. At pagkatapos, save and publish. Save and publish yun lang po. Click yun lang po yan. At mag-automatic na po yan na ma-upload. Ayan. At di ko po siya i-save kasi mag-i-edit pa po ako ng ibang emoji. So, check lang po natin guys yung mga na-upload ko lang na mga emoji. So, punta tayo sa YouTube. Ayan. At, i-search po natin yung channel. So, yun guys. Tap po natin yung join. Ayan. Ito po yung mga emoji ko guys. Once na member po kayo ay kayo lang po yung may opportunity na makakagamit ng aking mga emoji. Ayan. So, ano pang hinihintay nyo guys? Pa-member na kayo. Charot. Ayan. So, disclaimer lang po guys. Ang paggawa po ng mga emoji o pag-upload ng emoji ay may limitations po. Kung marami pong member, kung marami po kayong member, much better na kung marami po kayong member, more chances na marami din po kayong ma-upload ng mga emoji. So, ayun guys. Kung gusto nyo mag-upload pa ako ng emoji, so magpa-member na kayo. Okay guys, yun lamang po at marami pong salamat sa inyong panonood. Ayan.
Thank you guys sa panonood. Sana nakatulong ang videong ito para makagawa kayo ng magandang emoji. Hanggang sa sunod na video. Bye-bye!